Kinky Jen! Ba't parang fresh to fresh ka na naman ngayon? Grabe ka! Sapat lang. Mahirap yung paghahanda mo sa pagbabaan. Mahirap po talaga kasi unang-una, hindi naman ako bata. Nanganak. Katulad mo kay Jess, nanganak ako. Ang bilis ko naka-recover kahit na cesarean. Ngayon, medyo, kahit yung pagbubuntis ko, ang hirap eh. May galang ako. So medyo maselang. Tapos, nag-gain ako talaga ng medyo malaki. Kaya medyo nahihiya ako nang mag-post sa social media. Matagal-matagal din bago ko nakabalik sa dati. Pero kapusta yung buhay niya ngayon ni Dennis na iba na yung iba na siyempre, mababy na kayo as husband and wife. Ito saya. Dahil kumpleto na yung pamilya. Sarap yung pakiramdam na yung soulmate mo kasama mo. Miss Jen, since it's your 20th anniversary po and then nag-trending din yung All Out Sundays po ninyo, any plans of going back to concert? Ay, meron po. Meron kaming concert upcoming pa lang, pinaplano pa lang. This year din po yan. This year din yan. Best album under Star Music. Abangan po. Yun nga sabi mo kanina, yung second chance ninyo ni Dennis, diba? Mas maganda pala. Yung ending, mas masaya. Malaki yung nabago, yung husband and wife na kayo, kesa dun yung dati pa ng mas magkasintahan, as lovers. Malaki yung pagbabago. Iba pag mag-asawa. Maraming adjustments, maraming kailangan tanggapin, diba? Yung parang kailangan team kayo eh. Isang pamilya, isang buo. Kailangan, desisyon, lahat ng desisyon, kailangan kayong dalawa. Kailangan pag-usapan lahat, may mga plano, kailangan dalawa kayo. Hindi lang yung ako lang yung magde-decide siya lang. Kailangan dalawa na kayo. Pero Jen, dahil sa'yo, parang lumabas na loko-loko sign ni Ben. Dati pa yun, meron na yun. Meron, hindi lang niya inilalabas. Hindi lang siyang ilabas. Na-enjoy mo naman. Na-enjoy ko naman. Kasi sa bahay, gano'n naman siya eh. Pero kay Dennis, malaki rin na bago. Positive naman yung kanila. Nawala na yung mga selos-selos yung dati. Wala na. Pag mag-asawa pala, parang wala na masyado. Oo, kampante naman. Ano yung support din sa'yo dito? Sa ano pagbabalik mo? Yung support niya sa'yo sa pagbabalik mo? Siyempre kasi bago ko bumalik, nakakap ako. Ibang klase, talagang... Hindi ko alam kung kaya ko ba bumalik kasi parang yung nervous ko. Iniisip ko palang na bumalik, nanginginig na ako eh. Si Dennis yung talagang parang life coach na kaya mo yan. Ganito lang yung gagawin mo. Enjoy ka lang. Huwag mong isipin masyado. Pero paano hatian nyo ng nag-uusap pa kayo na pag meron kang gagawin? Ganun talaga. Kailangan kami. Kasi bago mag-isang taon si Dylan, kami lang eh. Wala kaming yaya. Nung bumalik na si Dennis magtrabaho, sabi ko, ay, kailangan na natin kumuha ng makakasama kasi hindi naman natin pwede, hindi ko naman kaya mag-isa. So, kailangan ko na, lalo na lumilikot na, hinahabol ko na, ganyan. So, kailangan ko na makakasama. Minimake sure namin na hindi lang kami sabay na wala sa bahay. Kailangan isa sa amin yun. Good thing, isa na rin yung management namin. Kaya, naayos naman ng mabuti yung schedule. Jan, kwento mo naman yung pagmamoto mo. kasi mahilig na talaga ako, di ba? Mahilig ako mag-bike. Napagod na ako mag-bike. So, parang mas relax lang yung mode. Binienta mo ng mga mamahalin. Hindi na dyan pa rin. Kasi plano ko pang bumalik dapat mag-triathlon itong taon na to. Kaya lang, nawalan ako ng oras kasi yung show, kailangan kong tutukan. Ang astig mo, ha? Doon sa photo mo. Yun. Noon pa po, nagsuscooter-scooter lang ako. Jen, daddy's girl ba si Dylan? Mas mama. Ah, talaga? Mm-hmm. Ano kaibahan ng babae at lalaking anak na ngayong naranasan mo na po? Yung lalaki, mas hindi sila mas masyadong maselan eh. Yung parang, patakbuhin mo, sige, bahala ka dyan. Ganun. Yung girl, parang mas precious lang eh. Mas iingatan mo, ganun. Mas iba. Praning ka. Oo, mas praning ako. Tsaka ang sarap ayusan, ang sarap damitan. Di ba pag boy, parang t-shirt, polo, okay na yan, pants, gano'n. Pag babae, iisipan mo pa ng outfit. Ano bang OOTD niya ngayon, ganyan. Yung clip niya, ano ba, gano'n. Kumusta kuya si Jazz? Si Jazz, okay. Okay na okay si Jazz. Na-enjoy niya sa Tanay. Sa Tanay kasi sila ngayon nagsistay.
So, ano kami, happy ako na malaki rin yung development ni Jazz. Tapos, happy siya doon, nakakapag-bike siya. Mas feeling ko mas maganda rin sa health. Kasi nasa probinsya, masarap yung hangin. During the break na nagbakasyon, ay hindi na nagbakasyon, pero you were concentrating on being a mom. Meron ka bang na-enjoy na as a family woman na nagawa mo na hindi mo nagagawa kung pagka-busy ka siya? Noon kasi iba yung sitwasyon ko kay Jazz. Parang after kong mga anak, kailangan kong agad bumalik ng trabaho kasi wala naman akong patuwa. So, hindi ko masyadong na-enjoy yung motherhood. Pero hands-on naman ako, kaya lang syempre kailangan kong bumalik sa work. Ako yung breadwinner, ganyan. Wala akong kasama. Pero ngayon, iba dahil kahit papano meron akong katuwang nag-aalaga din sa akin, di ba? So, ibang-iba siya. Ano ba sila? Close? Close sila. Close. Si Calix ay very kuya sa lahat. Sa kay, na si Calix? Mag 17 na. Magsi-16 na si Jazz. Si Jazz naman magsi-16. Jen, kamusta ang kamusta yung ganong klaseng family? Kamusta ang tatay si Dennis? Si Dennis, very hands-on yung mm-hmm. Talagang ano, hindi ko rin in-expect na parang ka-level ko yung ano niya, yung pagka-hands-on. Mm-hmm. Kahit na nangyari galing ng taping, mm-hmm. 1 a.m. umuwi ng bahay, hindi na yun matutulog kasi yung siya yung night shift. Mm-hmm. Ever since ganun kami simula nung siya ang napupuyat. Oo, talagang hindi siya matutulog. So morning, antayin niya ako magising. Tapos mm-hmm. ako naman. Oh. Diyan, kumusta yung ganong family nga na iba-iba? May andyan si Calix, iba si ano. Okay ba? Ikaw, nag-usap yung kay ni Carlene, si Patrick ba, at saka si, si Dennis, okay din? Yung parang ganong blended na family. Ah, wala. Medyo matagal na. Oo. Si Carlene yung palagi kong Ah, speaking okay. of Dennis naman po, any reaction po na kinagigiliwan talaga si Dennis sa TikTok? May possible po ba na mag-collab naman po kayo for TikTok? Actually, pinag-usapan namin yun kanina ng manager ko. Sabi ko, ano kayang pwedeng gawin? Kasi lalo na ngayon, pwede na akong mag-social media. Medyo nakaka-relax na ako. Kasi ano, hindi na masyadong maalaga. Yung parang, ano na eh, malaki na, pwede may na, sarili no? na siyang mundo, naglalaro na siya. Magtutunan. So, ibig sabihin, walang bandi si Patrick. Alex. Hindi sila nakikita, Mark. Hindi sila nakikita. Walang ginawa. Sige, ano na lang bandi ko? Ano lang? Ay, boys. Ano lang, boys, video games. Yung games, tapos ano, si Kuya Calix, ano siya eh, kung ano yung trip ni Jazz, yun yung ano niya. Sinasakyan niya? Oo, sasakyan niya. Very kuya na, nakakatawa. Ah, siya yung nag-a-adjust. Oo. At ang tarka niya. Sa akin, inaalagaan niya. Dylan. Ah, talaga? Siya yung talagang tumatay yung kuya. Kuya. Si, how often kayo nagkakasama-sama? Si Calix, nandun siya sa mom niya. Pero everyone sila naman, pupunta sa amin. Sa vacation, kaya ko na ikot na ang last few questions. Meron gagawin sa music? Star Music. Kasag mo na ba? Magsa-start pa lang po. Pure original po ba, Miss Jen? Halos, opo. Karamihan. Masala yung mga bats? Yung mga cats ko nasa mga ang dami nyo. Ang dami nyo. Ang dami nyo. Ang dami nyo. Yung mga friends ko na mga cat person, dun ko ipina-adopt sa kanila. Para lang alam ko, may peace of mind ako na kung nasan sila ngayon, alam ko pa aalagaan sila ng mabuti. Ang dami nyo. Tapos may movie ka na gagawin? Meron. All About My Wife. All About My Wife. Uy, ano ka cut ko na may ano, may sapat ko. So, Korean adaptation? Korean yes. adaptation. Kailan ka mag-start? Mag-start po ako ng February. Sino ka? Pardon mo dyan? Si Jared. Samuel. Thank you. Picture na. Sige,